Ang mga bintana ay kilala bilang mga mata ng ating tahanan o ng isang gusali. Dapat natin panatilihing malinis ang mga ito hanggat maaari at ang enerhiya na inililipat sa bahay sa pamamagitan ng mga bintana ay maaaring makaapekto sa ating tahanan at sa huli sa ating buhay. Ang tamang pwesto ng mga bintana at sa mga nakatapat dito ay napakahalaga para sa enerhiyang papasok sa iyong bahay. Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang pagbubukas ng ating mga bintana ay nagpapasok ng liwanag, mga tanawin, at kung wala sila, ang buhay ay magiging madilim, mapurol at malungkot. Ngunit ang pagbubukas na ito ay nakadepende kung ano ang nasa harap ng ating mga bintana. Ating alamin ang mga dapat at di dapat na nakaharap sa ating bintana nang sa ganun ay positibong enerhiya ang papasok sa loob ng ating tahanan. Bago ang lahat, ang pagbubukas ng ating mga bintana ay dapat palabas o outward na pagbubukas ng mga bintana ay ang pinakamahusay hanggat ang harap at likurang bahagi ay hindi apektado. Ang isang bintana ay di dapat bumubukas ng pataas o pababa. Ang mga panlabas na pagbubukas ng mga bintana ay mas mahusay dahil maaari itong mapabuti ang iyong karir, makalanghap ng masariwang hangin at ilabas ang mabahong hangin sa loob kapag nabuksan. Dapat bumukas ang mga bintana palabas at hindi paloob upang sumagisag ng isang malugod na kilos sa positibong enerhiya na dumaloy sa bahay. Ang panloob na pagbubukas ng mga bintana ay masama sa parehong hangin at karir. Kapag nabuksan ng isang bintana, ang pinakamagandang sitwasyon ay walang block ng airflow. Narito ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang na iwasang iharap o itapat sa bintana sa loob ng bahay. Iwasan ng bintana at pinto na magkaharap. Iwasan ng direktang pagkakahanay ng mga pinto at bintana na lumilikha na nagmamadaling enerhiya. Kung ang iyong pintuan sa harap ay nakaharap sa isang bintana, mabibigo itong panatilihin ang enerhiya sa loob at hahantong na mahinang enerhiya at masamang kapalaran. Madalas itong nangyayari sa mga silid-tulugan, opisina at sala. Nagiging sanhi ito ng enerhiya na tumakbo sa isang tuwid na linya. Kung ito ang pintuan sa harap at nakahanay ito sa isang bintana sa likuran ng bahay, mabilis na mauubos ang pera. Para hadlangan ng mga negatibong enerhiya, i-block ang alignment. Maglagay ng screen, matataas na halaman, na harangan, o magdagdag ng panakip ng bintana. Inirerekomenda din ang pagsasabit ng mga wind chime. Siguraduhing mapupuksa mo ang mga kalat at pag-aayos ng mga bitak o anumang mga depekto sa istruktura dahil maaaring makaapekto ito sa daloy ng enerhiya. Iwasan ang paglalagay ng mga kasangkapan sa ilalim ng mga bintana dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng kahinaan. Iwasan ng dalawang bintana na magkaharap. Ang dalawang bintana sa isang silid na magkaharap, katulad ng isang pinto na nakaharap sa isang bintana, ay nagpapahirap sa pag-ipon ng hangin na masama sa iyong enerhiya at kapalaran at maaaring humantong sa pagkawala ng pananalapi. Bilang lunas, maglagay ng naaangkop na kurtina sa mga bintana, mga blinds o window screen. Mag-ingat sa mirror facing window. Ang paglalagay ng salamin ay maaaring magpasok sa labas na isang magandang bagay. Hindi ito inirerekomenda kung mayroong anumang uri ng masamang mga form o masamang anyo tulad ng poste ng kuryente o wire sa labas ng bintana.
dahil pinaniniwalaan na ang salamin ay maaaring magdala ng mga negatibong enerhiya sa loob ng iyong bahay. Ngunit sinasabi ng ilang eksperto na ang pagharap sa bintana ay isang magandang lokasyon upang ilagay ang salamin. Maaari itong magpakita ng mga natural na panlabas na ilaw at maaaring gawing mas maliwanag ang silid. Masasalamin din nito ang magagandang tanawin sa labas. Ito ay mainam para sa salamin na nakaharap sa bintana hanggat hindi ito sumasalamin sa mga lason na arrow o poison arrow mula sa labas. Ang isang magandang hardin ay maaaring maipakita upang magdagdag ng positibong enerhiya sa isang silid. Bukod dito, kung ang salamin ay sumasalamin sa tubig tulad ng isang fountain o lawa, maaari nitong doblehin ang kasaganaan. Iwasan ng bintana na nakaharap sa kama. Ang mga bintana at mga kama ay hindi maaaring magkaharap at ang panuntunan ng hinlalaki ay iwasang ilagay ang iyong kama nang direkta sa bintana o sa ilalim ng bintana. Ang ganitong uri ng paglalagay ng kama ay magpapagana din ng mga negatibong epekto sa iyong personal na kalusugan at swerte sa pag-ibig. Kapag natutulog ka nang nakaharap ang iyong mga paa sa mga bintana habang nakahiga, magkakaroon ito ng mga negatibong epekto tulad ng pag-akit ng kahulugan na palagi kang nakakahanap ng isang kabaliktaran na kasarian na hindi mo gusto. Halimbawa, isang kasal, taong humahabol sa isang single, isang taong may lihim na motibo para sa pandiligaw sa iyo at iba pa. Kung may bintana ka sa harap mo, malamang na madali kang magambala sa anumang nangyayari sa labas, lalo na ang sikat ng araw na tumatama sa iyong kama. Maaari itong maging sanhi ng hindi magandang kalidad ng pagtulog. Sa makatuwid, ikaw ay magiging mas pagod. Bilang remedyo, ilipat ang kama sa isang mas magandang posisyon na hindi nakaharap sa bintana. I-block ang pagbubukas ng bintana na maaari mong piliing isara ang bintanang nakaharap sa iyong kama. Ngunit naaangkop lang ang opsyong ito kung meron kang higit sa isang bintana sa kwarto. Maglagay ng kurtina o blinds para matakpan ang bintana at subukang isara ang kurtina o blinds sa lahat ng oras kapag hindi ginagamit. Narito naman ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang na iwasang iharap o itapat sa bintana sa labas ng bahay. Iwasang i-block ang bintana sa harap ng bahay. Nagdadala ang bintana ng sikat ng araw at hangin sa iyong silid at nagsisilbing contact channel sa mundo sa labas. Kung ang iyong mga bintana ay nahaharang na mga gusali, burol o iba pang bagay sa harap, ang view, vital energy at kapalaran ay haharang. Bilang lunas, maglagay ng naaangkop na kurtina sa iyong bintana. Dapat nasarado sa lahat ng oras ang mga ito upang mabawasan ang epekto. Iwasang magkaroon ng bintana na nakaharap sa mga masasamang lugar. Kung meron kang bintana na nakaharap sa isang lugar na may mabigat na enerhiya, gaya ng ospital, templo, funeraria, crematory, libingan, slaughterhouse at dump, ang negatibo o masamang enerhiya ay papasok sa iyong silid mula sa bintana at maglalagay ng labis na negatibong epekto sa iyo. Bilang remedyo, maglagay ng kurtina o blinds sa iyong bintana. Dapat nasarado sa lahat ng oras ang mga ito upang mabawasan ang epekto. Iwasang nakaharap sa kalsada, koridor, eskinita o sampayan. Kung ang iyong bintana sa harap ay nakaharap sa isang patayong kalsada, koridor, eskinita o sampayan, ikaw at ang iyong pamilya ay magdurusa sa paghina ng kalusugan. Bilang mga lunas, i-block gamit ang screen o bead curtain o kurtina.
maglagay ng isang pares ng gintong ingot sa bintana ay maaaring mapadali ang iyong karir. At maglagay ng isang pares ng ilin sa bintana ay maaaring bantayan ang iyong tahanan, kumuha ng swerte at itakwil ang masasamang espiritu. Iwasang nakaharap sa mga poison arrow. Kung ang bintana mo ay nakaharap sa mga poison arrow gaya ng tangke ng tubig, poste ng kuryente o ang tatsulok na tulis ng bubong ng iyong katapat bahay o gusali, ang masamang espiritu na nabuo sa paligid ng mga ito ay papasok sa iyong silid at makakaapekto sa iyong swerte, lalo na sa kayamanan, karir at kalusugan. Maaaring iwasan ng mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng naaangkop na kurtina o blinds bilang pangharang. Makakatulong din ang pagsabit ng wind chime, ngunit depende sa direksyon nito. Ang paglalagay din ng halaman ay makakatulong. Panatilihin lang na itrim lagi ang mga halaman. Iwasan ng nakaharap sa bintana at front door ng iyong kalapit bahay. Ang bintana ng iyong sala ay hindi dapat masyadong malapit, mas mababa sa 10 meters sa iyong kapitbahay. Ito ay maaaring humantong na mag-aagawan ang dalawang bahay sa enerhiya na pumasok sa kani-kanilang bahay. Mawawalan ka rin ng privacy. Kung ito ay masyadong malapit, maaari kang magsabit ng kurtina upang malutas ang problema. Iwasan ng nakaharap sa bintana, front door at gate ng iyong katapat bahay. Kung ang iyong bintana ay direktang nakaharap sa mga bintana, pinto at gate ng iyong katapat na bahay, maaaring ang enerhiyang papasok sa iyong tahanan ay hindi sapat. Maaari ring magdulot ito ng di magandang relasyon sa iyong kapwa na katapat bahay na may kaugnay sa privacy ng bawat isa. Bilang lunas, maaaring maglagay ng naaangkop na kurtina o blinds sa iyong bintana. Ang pagsabit ng wind chime ay makakatulong din sa pag-akit ng positibong enerhiya sa iyong lugar. Ang pagbubukas ng ating mga bintana ay depende kung ano ang nasa harap ng mga ito. Mas mainam kung magagandang view na dapat panatilihin at iwasan ang mga di kanais-nais para maiwasan ang mga pangit at negatibong enerhiya. Ating pakatandaan na ang mga nabanggit ay pawang mga gabay lamang na sa ating sarili pa rin ang itatakbo ng ating mga kapalaran. At muli, lagi tayong magdasal sa Diyos para sa tamang paggabay sa ating buhay.